Good morning, guys! Happy Tuesday! Happy September 3! And today is the first day back to school ng mga bagets and ako din. Well, actually, si Zach pa lang today kasi staggered yung pasok ng grades 1 to 6. So, si Zach today, si Zeb bukas pa. And ako, bukas pa din ako. Wala akong class today. And yeah, excited. And at the same time, syempre hindi rin masaya, pero si Zach more on excited, si Zeb ay pumasok. Anyway, here's our cutie pie, Miss Cookie. Who is that? Who is that? That's you. Oh. Ano to? And change hair din tayo since it's fall. I went darker. Ako lang nagkulay nito. So, anyway, we are getting ready to go. It's 8:15. Alis kami mga 8:25. Cute ni Cookie. Cookie. Naririgit si Zach. Si Zeb. Anyway, so yun lang. It has been a while. Hindi ako nakapag-vlog dahil busy ang lola niyo with everything. Of course, natapos na natin ang ating third semester and we are going into our fourth and final semester this fall. And medyo kabado at medyo mas pahirap na ng pahirap yung klase natin. So, 4 out of 5 of my subjects are accounting related. So, good luck to me. Cutie pie. Ah. Alis na ba tayo? 5 minutes. Okay. So yun, mas mahirap na, pinakamahirap na semester feeling ko for me is this last one. So I'm crossing my fingers, maitawid natin to with flying colors. And at the same time, I'm also taking, hindi ko to na-mention sa vlog before, I'm also taking a certification for early childhood education. Si Cookie ba yun? Is that Cookie or you? Kala ko si Cookie yung nagsalita. Yun, I'm also taking an early childhood certification. Free lang siya na provided. Pero hindi ko alam kung si Alberta government yung nagpo-provide nun or what. But, if I finish that, then, kasi so yung certification ng early childhood dito, merong leveling. So, level 1, level 2, level 3. So, pag natapos ko yun, I will get a level 1 certificate and pwede ako mag-work sa mga childcare, mga ganun. So, that is also, so ni-startan ko yung last sem. Online lang siya, do it at your own pace, pero yung meron din siyang deadline, parang I have to finish it in 180 days, if I remember it correctly. Basta naalala ko, ang due date ko to finish all of the modules ay sa December. So, ni-startan ko yun, medyo patapos na yung last semester ko. And tinatry ko lang siyang isingit-singit kapag carry kasi syempre may work din ako. So, ayun, nasa module 10 na ako. Diyos ko Lord. Meron pang, I think, hanggang ano yun eh, 22 yata yun. So, marami-rami pa tayong kailangan tapusin. Alam ko kasi my fingers matapos ko siya. So, parang may module siya and then after the module, meron siyang assignment. Nag-grade nila and then and dun sa module din may mga parang question and answer ganun. Tapos yun sa at the end of the module meron kang assignment na kailangang tapusin, tapos i-grade nila and then pag in-grade nila you'll take the exam. So parang every module merong assignment and exam.
And then within the module, may mga multiple choice questions minsan to just see if naiintindihan mo yung pinapanood mo or binabasa mo or what. Kasi may, ano siya eh, yeah, more parang video and at the same time magbabasa ka, mga ganun mix. So yun, I'm doing that as a backup as well. Kasi, you know, parang sabi ko kasi nag-apply ng visang study permit dito, the program that I wanted was early childhood education talaga, pero hindi nga ako ma-approve, 'di ba nga, kasi nga ayoko i-approve ng visa officer before. So kaya ni-relate ko na lang sa dati kong course, which is nasa business, kaya ako nag-business administration. And then, ba, nag-major ako ng accounting kasi hindi ko na alam kung anong mi-major ko. Ngayon, parang nag-major ako ng accounting, mas na-realize ko talaga, hindi ko talaga gusto yung accounting. Hindi ko siya gusto talaga. Parang, alam niyo yun, I feel like I don't see myself doing it. Ewan ko lang. We'll never know. Pero at the moment, di ko talaga makita yung sarili kung mag-accounting. But, sabi ko nga, sa meron din akong pang-backup. Kaya ako nag-i-start na mag... tawag dito. Nag-i-start. Nag-try ako ng early childhood education na certification. And then, yeah, sayang nga. Eh, mayroon opening sa school nila, Zeb. Nag-tingin-tingin lang ako. Ewan ko bakit. Kasi, basta tingin ako yung website ng school nila. Tapos, napupunta ako sa careers. Tapos, yun, meron silang opening. Pero, 10 months lang. It's like a contractual. Pero, ganun yung ano siya. Para siyang... Nakalimutan ko yung exact title. Kasi, ang haba. Parang dalawa yung, ano mo, isang... education assistant or EA yung tawag na dito, and parang front desk ganun. So di ba dati nag-volunteer din ako, hindi ko yata na i-vlog yun, hindi rin ako nakapag-vlog dun kasi hindi ko sure kung pwede dahil nga it's a, you know, mahirap na. nag-volunteer ako before sa isang Children's Cottage Society, so parang it's a non-profit organization na geared towards, you know, children, welfare ng children, and all that. And nag-volunteer ako as a receptionist. So, kasi gusto ko din ng maroon experience ganyan, ng reception, front desk. Kasi dati ganyan din mga pangarap kong work, mga front desk sa hotel, ganyan. Pero kasi alam naman sa atin, kailangan may height and all of that. Dito, wala naman silang pakialam sa mga height. Even mga flight attendant, hindi kasama sa qualification yung height. So, sa atin lang kasi maraming ganyang kaartihan. But anyways, so sabi ko, sayang, gusto ko yun maging, ano, EA and front desk. Kumbaga yung work kasi is parang 70% EA, 30% front desk. So siguro pag wala kang ginagawa, hindi mo pala mag-assist sa front desk ka, mga ganun. Kaso yun nga, syempre unang-una, hindi man ako, hindi yung availability ko, hindi pwede sa school right now kasi nag-aaral din ako. Pero sabi ko, sayang lang. So, like in the future, kung magkaroon ng ganun, di ba? Gusto ko yun sa school mag-work. Anyways, I think we're going na. See you later. I'll show Zach. Excited na rin ang batang yun. Mag-birthday na siya sa linggo. And counting down. Hindi namin, wala pang specific, like, plan. Unlike nung nasa Singapore kami, diba, usually pag may birthday, kami, staycation kami sa hotel. But this time, hindi namin magawa dahil, hey Cookie, hindi namin alam gagawin sa kanya. paano pag nag-overnight tayo, iiwan lang siya dito, hindi naman pwede. So, hindi kami makapag-overnight dahil siya yung Cookie. But it's okay. Anyway, labas na tayo. Okay, we're off to school. Say good morning. Good morning. Oh, are you excited? Yeah. Hey, help me. Hello, I'm coming with my brother. Yeah, he doesn't need school. Only me, I do. Until tomorrow. Tomorrow. Yeah, tomorrow he does. Very excited for tomorrow. Are you excited, Zach? A bit. I'm gonna say hi to you. Grabe naman yung bang pagka-glowy ng aking sunscreen. Ang glowy pala nun. Anyway, so, yeah, we're almost there. That was fine.
bibili. Sabi ni Daddy, siya magki-carry. Say hi to Miss Carajar. We're going in na. Si Zeb, eh. Okay, we're done. Nakapasok na. Yung alamig pala, guys. Nakapasando lang ako at shorts. Alamig, ang hangin. Anyways, yung dating teacher ni Zach, nung grade 2, nalipat siya sa grade 3. Pero unfortunately, hindi siya yung teacher ni Zach. Gusto ko din naman yung teacher ni Zach ngayon kasi yun yung teacher ni Zeb. Nung grade 3 siya. Mabait din. Pero gusto ko si Miss Katajer kasi mas bata. Tsaka maganda. Maganda pareho. Pero syempre, yung teacher ngayon ni Zach, medyo yung mature na. Yung dati yung teacher eh, youngster pa. Anyways, yeah. Okay, we're back home. And I am back at drinking apple cider. If you've been watching my vlogs since, I don't know what year I started, pero nung back in Singapore, I always, I think, yeah, 2019, 2020, mga ganun, nung time na very active ako, working out and all of that. I always drink apple cider vinegar and water in the morning before having anything else. And yeah, just trying to do, you know, hindi ko pa din paminsan-minsan nakakasingit ng konting workout pero not that intense, like lalo neto nung bakasyon tong mga bata, tapos kunyari off si daddy, pupunta kami ng basketball court kung wala akong work, or kunyari later pa ng hapon yung work ko, makakasama ako sa kanila sa basketball court. So habang naglalaro sila, ako either nagjo-jogging ako or nag-walking around the basketball court. So ganun lang, hindi yung intense na hinagawa ko before na talagang mayroong video na fina-follow ko. So I just cannot commit. So kahit kung paano, yung uminom man lang ng apple cider ay ginagawa ko. And as much as possible, kung kaya ko, what? Kung kaya ko, nagka-fast ako. What is it? Cookie? What do you want? Don't tell me you're hungry again. You just ate. Yeah. Say hi to the viewers. Hi, viewers. I'm Cookie and I'm so cute. I can't resist. Oh, my mom can't resist. You're so good. What do you want? Anyways, so yun. Cheers. Let's cheers to this. Tayo Walmart, guys. Tingnan lang tayo. Some stuff. Okay. Nagpunta talaga kami dito. Naghanap kami ng baunan na thermal para hindi malamig yung mga food ng bata. Kaso, wala kami makita. Puro paano siya. Parang pang soup. Hindi siya talaga baunan. So, natitingin lang kami mga pang baon-baon pa dagdag sa pinang-grocery. Nag-grocery na kami the other day. Since nandito na rin lang. Hindi kami usually dito sa Walmart nag-grocery. May banda lang kami pumunta dito. So, yan. Ang sarap ng mga ano. Apple pie. Ito. Uy, hindi ko nga tayo. Pork chop. Okay, we're home. Let's do a quick haul of everything. Kala mo dami, konti lang naman, ha? I think I'll just get it. Let's first start with this. Kasi ililuto na. Ano yun, yung honey garlic ribs. $5 na, daddy. Nakasale yun? Sale ba yun? Ata. Yeah, I think nakasale. Kasi hindi pa kami kumakain. Although si Zeb kumain na siya ng pasta na niluto ko kapon, baked macaroni. May ganito kasi
yung pastang ginamit ko is hindi macaroni. Iba siya, yung parang spiral. I forgot what it's called. And then, we got this soft white dinner rolls. Kasi, meron akong nakuhang ganito before. Gumawa ako dati. Ayan, a dried pork. If you know yung sa bread talk na floss bread, yan. Ito siya yung nasa ibabaw. Ganun. So, gumawa ako dati, pero yung tinapay na ginamit ko nun is yung medyo pang matigas. Yung parang pang soup. Kaya, hindi siya super akma. So, yung mga ganitong soft bread or yung Hawaiian roll, dapat. So, I'm gonna try that again. And then, ano ba? Ah, we got this pecan pie na kasil. It looks so yummy. So, I'm gonna have that later. Hindi mo, ba't nakasil? Nakasil, kasi best before tomorrow na siya. So, okay lang yun. Kasi siya ako. The bestest naman na kami kumain ng best before. Tapos, ito, nakita nga lang din namin na parang dagdag pambaon. And it's talagang school safe. Birthday cake for Zaki. And, banana bread. Ah, French pala yun. Banana bread yung kay Zeb. And then, ito, ang tagal namin naghahanap nito, Daddy. Ina-request ni Zeb before. Hindi kami makakita sa mga yung usual na grocery yung pinupuntahan namin. Ayun, sa Walmart pala meron. Are you done, Cookie? And then I got a panko breadcrumbs. Kasi minsan I need it. And yeah, look what I found. But you cannot eat it na kasi you had chocolate. You already had chocolate. And this one, pasalubong kay Cookie Duduki. It's a lollipop. Ganyan yung itsura niya, lollipop, pero chicken flavor. Tapos, ano siya, freeze-dried. So, usually, it's either papadilaan mo kung betnandilaan or you can just crumble it on top of their food. And, toothbrush and toothpaste para kay Cookie Duduki. Para malinisan ang ngipin. And ano ba? Ah, yung mga garlic bread. Nabili namin na garlic bread the other day sa grocery. Pero yung ganyan siya, yung whole. And masarap. Tsaka favorite kasi ni Zach tong garlic bread. So, may nakita kami, same brand din siya. Pero ito, yun na siya, naka-slice na. Kasi ang hirap, nung isang buo, yung para siyang baguette na ang hirap niyang i-slice kapag sobrang init. Ito, at least sliced na siya. 16 slices. Yeah, 16 thick slices ang nakalagay. Tsaka, ito namang isa ay parang breadsticks ang atake niya. Ganyan. Ayan. Ilang tiraso to? This is 12 sticks naman. So, ayan. Hindi na magkukulang sa ano. Kasi kasakto kahapon niya, since nagbarang bake macaroni ako, sakto yung ano, garlic bread on the side. Tapos, ayan, ito na lang natira. Dalawang packs to. Dalawang pack siya na ganito. Ganyan. So, nagtira nga ako ng isa kasi nga sabi ko, pwedeng pang-almusal minsan ni Zach kasi yung paborito niya eh. So now we have more options. Iba-ibang type. Sweet. Alright, and then before going home, dumaan kami sa bahay ni sis. Hindi ko alam ang name. But I always see her kasi naka-follow din naman ako sa page niya tsaka sa TikTok na nagla-live selling. Taga dito siya sa Calgary. Malapit lang siya dito sa amin. Actually, mas malapit siya kay La Sheena. And nagbibenta siya ng mga Philippine product, Japan, Korea, yeah, Thailand. But I was so happy na nakita ko to kagabi sa kanya.
sa live selling kasi I used to use this if you remember ang ating RMK na deal na before nagbebenta rin ako dati nito sa Singapore, na nasa Singapore ako. So if you watch me before, this is business ni Sis Maffy. So yeah, I'm happy na nakita ko. Nung nakita ko siya na naglabas na, naka-display ko, hi, the RMK! I like that kasi effective. Lalo na nung mga panahon na halos bagong panganak. Alam nyo naman, di ba, maitim ang ating kili-kili. Pero ito, dito bothered ako sa line na to. Kaya sabi ko, baka I need to use it again. But talaga nagpakita na kili-kili. So, ano, tignan natin kung matutulungan tayo ng RMK again this time. Kung lalo na yung mga bagong panganak. Sobrang effective dito. At saka, sabi ko nga, parang ginagawa niyang waterproof yung kilikili mo. Hindi, tuyo siya. Kahit pawis ka na dito, yung kilikili mo tuyo pa din. So, yeah. I'm gonna start using that again and hopefully, matanggal ang ating line. Itong, ewan ko eh. Itong line na to. Bothered ako dyan. But anyway, so yun. The ribs are cooking. And kain na kami ng lunch in a while. And pero in fairness, yung apple cider vinegar talaga nakaka-help curb the appetite. Isa pa yun kasi kahit na anong oras na, hindi, parang hindi ako nagugutom. Parang minsan nga pinipilit ko na I think I need to eat na kasi anong oras na. Mga ganong drama. So, yeah. Hindi man ako nag-wait. Hindi ako nag-weigh, so hindi ko alam yung starting point ko ng timbang. But for me, my way of knowing kung nagiging effective ba is kung yung short score medyo lumuluwag na, or yung lumuluwag, nagkakasya na ulit. Kasi nga, medyo sumisikip or medyo sumikip na ang aking mga shorts, mga pantalon. So, kapag medyo may space na siya ulit or hindi na siya ganun kasikip, so, doon ko mafe-feel na ay medyo siguro naglulus na ako ng weight, or actually more on itong chan area talaga yung gusto kong mawala, pero imposible yun. So yeah, anyway, magliligpit na ako. Okay, ribs is done, so I'm gonna make my iced coffee in this recycled Starbucks cup na 30 size. And I don't know kung meron sa Pinas or sa Singapore. Parang never ko na-encounter yung 30. Parang dito lang siya sa North America. So, ang laki niyan. I put 2 teaspoon of this Nescafe Gold Espresso. If you know, you know. And then, so yun, 2 teaspoon. Tapos 1 teaspoon ng pumpkin pecan waffle na syrup. This is sugar-free. Anyways, and then, lalagyan ko siya ng tubig, mga hanggang dito. It's either 4 tablespoons or ginagamit ko lang yung line there. And then, we're gonna froth it with this one. And very frothy itong kape na to. Okay. I lagyan ko rin pala siya ng a dash of cinnamon because we are going with the pumpkin spice drink since it's fall. So, yeah. Look at that foam or froth. And then, I forgot to line my cup with caramel. So, we'll put some caramel on the side. Of course, ice. As much ice as you want.
Kulang tong ano ko, isang tray sa akin. Gusto ko pa ng mas marami. Yung puno hanggang sa ano, sa top. Pero hindi niya kaya magpuno. Okay. So there you go. And then we're gonna put milk. Kunti na lang po. Creamer of your choice or milk of your choice. That much, and then we also have a creamer. This is pumpkin spice as well. Yeah, pumpkin spice creamer, konti lang. Make a splash of it. And then we have the Delight Cold Foam. Meron ding pumpkin spice flavor tong cold foam, pero hindi ko na parang over the top na, tsaka para medyo mas flexible siya sa ibang flavor pa ng kape. But this is caramel macchiato na flavor ng cold foam. And then we'll just put a drizzle on top. And a little bit of cinnamon as well. Boom. Ganyan siya. Yeah. And there you have it. My coffee of the day. Where's my straw? Yummers. The taste of fall. Charot. Okay. Picking up Zaki. Uwian na. Hi, Zaki. How was your first day? Yeah. Well, how was your first day first? Tell me. Give me a thumbs up. Somebody miss her kuya. Hi, hi. Hi. Cutie pie. You're so cutie pie. Cookie the Lucky. So cute. Toot, toot, toot. Look at this cutie pie. Inangkin ng kama ni Zeb. Huh? Why are you so cutie pie? My dear. Why are you so cutie pie? Gigigil ako sa'yo. Gigigil ako eh. Nagigigil ako. Gigil. Guys, I'm back. At mag-aalas 9 na. Maliligo pa ako. Ano ba yan? Pero ngayon pa lang ako magpe-prepare ng aking dinner ng napaka-cute na cucumber. Sabi nga ni Logan, I think most of you would know who Logan is sa TikTok, who started this cucumber trend. Sometimes you just need to eat a whole cucumber. Let me show you how. Charis. So, ang binibili ko or nabibili namin is yung mini cucumber. So, I usually do like 2 mini cucumbers. Grabe. Talaga kung bumili kami nito, like 12, yung last na bili namin, 12 pieces. Ang bilis na ubos sa amin ni Zach. Kasi kami dalawa ni Zach ang nagpapapak nito. Kay Zach, ibang recipe naman yung gusto niya. Yung may tahin and may honey and all that. So, yung last na bili ko, nang last na nagpunta kami doon sa Free Stone, which is, by the way, murang bilihan ng fruit and veggies. If you know, you know. It's somewhere here in the Northeast.
So, mura doon. Like, 18 pieces. 18 pieces of this, $2 something. Pag binili mo sa regular grocery, grabe, yung isang, yung last na punta namin sa usual na groceryhan namin sa Freshco, like, isang pack ng siguro 8, 7 pieces, nasa 6 something dollars. Samantalang yung 18 pieces nito is nasa $2 something lang, $2.62 I think. So, yeah. So, pagka mga fruits and veggies, doon kami bumibili sa Freestone. Google that place. Siguro alam nyo na yon. Anyway, so I have this, what do you call, appliance? No. This thing right here that I got from Dollarama. Wala ako nung mandolin. I used to have that sa Singapore. Nabili ko siya sa Daiso. Pero dito, naghahanap ako sa Dollarama. Wala. Yung mismong parang mahabang ganun. Wala. So, ito lang yung closest thing na nakita ko. And it comes with this thing that you actually like twist, but it's so complicated. So, kinakamay ko na lang. It also came with two more different, anong tawag dyan? Mga blade. So, merong pang mas fine, merong, hindi ko na testing eh. Ito lang talaga yung kailangan ko. Yung straight na ganun. Wait lang, saan ko ba ilalagay? So, usually, inaano ko yung ends, biniblade ko yung, or natanggal ko yung end somewhere, and then dito ko gagawin. And then, ganito lang. Kinakamay ko na lang kasi ko, napaka-complicated nung may paikot-ikot. So, it's very easy. Before this, nung wala pa ako, chinachop ko. So, nakakainis lang kasi, di ba? Bukha ka pa ng chopping board, kuchilyo. Although, ito rin naman dagdag hugasin. Pero, mas maliit yung hugasan mo kaysa sa chopping board. Parang ganun din naman. But, mas mabilis lang to. Tsaka, at least, mas even yung pieces. Unlike kapag kinamay mo yung pagkahiwa, iba-iba ng kapal. So, ito. Pare-pareho siya ng ano, thickness. So, yeah. Dalawa. Minsan tatlo. It depends. So, this has been my go-to recipe for this cucumber salad. It's actually, ano ba to? Sushi? Sushi recipe. I think. Ang daming recipe ni Logan. I also tried the one with peanut butter. It looked odd putting peanut butter and the peanut butter sa cucumber, but it was good. But this has been my favorite. I also have the container, which hindi ko binili sa Amazon link niya. I got this lang previously nung nag-take out kami sa Seafood City ng something na may sabaw. If I'm not mistaken, parang dun galing yun. Ayan. So, we have the cucumber. That last week, meron akong romaine lettuce kasi naubos ko na. And then, next ingredient would be QP. QP mayo. That much. Oops. We have cottage cheese. Which is good for protein. Let's get a... this much ang nilalagay ko. A little bit more. And then, oh my gosh. I put everything bagel seasoning. Pack. Di naman mag ano. Yun. So, meron siyang sesame seed, merong mga anik-anik, alam nyo na yan. Garlic, white and black sesame seed, dehydrated onion, sea salt, poppy seed, and sunflower oil.
Boom, boom, boom. Ang sarap nito. Masarap to. Tapos, we have toyo. A little bit. Walang pakita. And then, also a little bit of rice wine vinegar. That little. And then, I put a lot of sesame oil because I love sesame oil. Hindi naman super a lot. Like, definitely mas marami sa toyo. And, just for fun, I also put a little bit of this Maggi seasoning. And I never used to use this. Like back in Singapore, hindi ako nagaganito. Pero dahil dun sa recipe ni Logan, lagi siyang gumagamit ng MSG. And yes, alam natin na yung MSG, sinasabi nila before, back in the day, na cancerous and that is a myth. That is not true. That was their way of parang, was it a European? Na parang, I don't know the whole story, pero nabasa ko na parang black propaganda nila against the Chinese before. So, it's not true. Yung MSG. But anyway, this is not pure MSG. Seasoning to na may MSG na kasama. Wala akong makita nung Ajinomoto na MSG lang. So, lalagyan ko ng konti. Kasi masarap. And then, that's about it. Nagamit ko na lahat. And all we gotta do is shake, shake, shake. Ang sarap nung ano, ang sarap nung combination ng lahat ng yon, yung magiging sauce niya. And that's how it looks like. And ganito na yung dinner ko for the past few weeks, days siguro. Pero feeling ko weeks din eh. I mean, hindi ko siya consciously na sinasabi na ano, cucumber lang yung dinner ko. Parang recently na lang, pero parang kasing ganun nangyayari. Dahil nga sa sobrang addiction namin ni Zach yung cucumber. Lagi akong gumagawa, like, sa mga bandang hapon, ganyan. Tapos, pag dinner time na, busog na ako. Parang wala akong gana kumain. So, parang nakagawian ko na ito na yung dinner ko. Na hindi ko sinasadya. Tapos parang recently na-realize ko na, oh, ano, hindi na ako nagda-dinner. Parang lagi yung cucumber yung dinner ko. Anyways, I'm just gonna finish this. And then I'm gonna take a bath. Maaga ako bukas. Alas 8 yung klase ko bukas. Accounting class. And then I have my very first driving lesson. Nakita ko lang siya sa Pinoy. Pinoy naman siya. Nakita ko lang sa Facebook nag-advertise siya na nag-ano sila. Na hindi siya driving school. Parang isang tao lang. Isang tao. Like someone lang na nag-o-offer ng ganung service na magturo mag-drive. So, nag-message ako and everything. Yeah, so doon ako sa school susunduin. Pwede kasi yung suluin ka. Sabihin mo ko saan ka susunduin at saan ka ihahatid. After, kasi 2 hours yung kinuha ko. Or, parang matik. Binigyan niya kasi ako ng mga schedule. So, hindi, parang matik na 2 hours talaga ang session. So, binigyan niya ako ng schedule, yun yung pinili ko. So, bukas, and since may klase nga ako, manggaling ako sa school. So, dun ako, magpapasundo. And doon na rin ako magpapahatid. Depende. May work pa ako after. So, 2 hours driving. And then, yeah. Bukas naman, first day of school ni Zeb. Pero si Zach walang pasok. So, staggered yung pasok nila. So, today was grade 1, 2, and 3. Tapos bukas is grade 4, 5, and 6. And then sa Thursday, yung lahat na sila. So, parang hindi overwhelming yung parang first day of school.
for everyone, for the teachers and the students. So, unti-unti. Sa Thursday pa sila lahat papasok. And then, yeah. So, hindi ako makasama sa paghatid sa first day of school ni Zeb. That's sad. Hi, anyway. First day. Yung mga ibang paklase ko, nag-first day of school na today. Like, si Jen, si Lashina, kasi nga, magkaiba naman ako ng major. So, sila, may pasok sila. Ako, wala akong pasok today. So, first day ko bukas, and then, open na kasi yung mag-application to graduate. Pero, syempre, mag-apply ka pala. Apply to graduate. Tapos, syempre, by the end of the semester pa lang, mag-check kung qualified ka graduate. Okay. Yeah. Tapos, you have the option din kasi kung ka-attend ka sa convocation ceremony or not. Pag a-attend ka kasi may bayad, syempre. Pag hindi ka-attend, wala ka mabayad. So, ayun. This is it. Our last stretch. Wish me luck. Pero today, kanina, kaya inabot ako ng ganito. I was trying to finish my modules then dun sa aking early childhood na certificate. Yung assignment sa module 10, ang haba. Tatlong araw ko na atang tinatapos yun. Hindi pa matapos-tapos. Feeling ko I'm gonna end the day na hindi ko pa rin siya masasubmit. Kasi nga, ang haba. But I will try my best. Pero I want to sleep early kasi nga, maaga ako bukas alas 8. And based on experience, pahirap po ang bus. Pag alas 8 yung pasok, pahirap yung bus. For sure, alam mo yun, pagka puno-puno, lalo kanina nag-send ng picture si Jen, pero kasi siya nag-train sa train station, sobrang daming, sobrang jam-pack. And I'm expecting na same din siya sa bus kasi last September, ganito rin yung scenario. Yung, hindi na nagpapasakay yung bus kasi nga sobrang puno, so hintayin mo yung next, which will make you late. Kaya kailangan maaga talaga akong lumabas bukas para hindi tayo late. Anyways, I'll see you guys next time. I can't promise kailan ulit dahil busy-busyhan. But I wanted to vlog today because it's Zach's first day of his... So, Zeb, hindi ko mag-vlog pala. And yeah, almost probably my next vlog would be Zach's birthday, which is on Sunday. Yeah. Bye-bye. Good night.